Hello, my name is Edgar, and you are watching Macha Edgarski G Live. So, ngayon po ako ay papunta sa SM Mall dahil ako daw po ay mag-inquire para po sa aking problema sa aking laptop. Mamaya po, check po natin kung anong kalalabasan ng aking sana po ay maging okay. Kasi po talaga matagal na po ako walang laptop and kailangan ko na po mag-laptop. Hindi po siya pangkaraniwang laptop. Siya po ay MacBook Pro 13-inch Retina Touch Bar 2018. So 2019 ko yung nabili, brand new. So check po natin, hindi ko alam kung paano nangyari, bigla po siyang namatay. So ngayon ay babalikan ko po kayo, check natin kung ano po nangyari sa aking laptop. Okay, bye-bye. Ngayon po ako ay nandito ngayon sa SM Parking. So samahan niyo po akong magdala ng aking laptop dito sa SM. Kasi nagtanong na po ako ng sa mga labas, sa mga technician. At dinala ko na po sa iba pong yung aking laptop. Susubukan ko pong gumawa ng video, makakuha po ako ng video habang nagpapunta po doon palabas. Unfortunately, dito lang daw po sa SM meron. So, nagsubok po ako nga sa labas, nandito po sa lagayan yung laptop ko. So, samahan niyo po ako today sa aking pagpunta sa SM, sa shop na yon. So, malalaman niyo po, see you guys later. Oh, by the way, before you go, sabi ko nga po, every time you go outside, bring your face mask and face shield. So, palagi niyong tatandaan ang inyong kalusugan at alang-alang sa lahat para tayo makaiwas sa pandemya nito. Okay, see you guys! Ito po yung aking face mask and this is my face shield. So, samahan niyo po ako, tara! So, andito na nga po ako sa labas at ako po ay papasok sa SM. Samahan niyo po ako maglakad-lakad habang pinupuanan ko ng video ang aking sarili. So, ibabalik ko po ang saka lang, wala kasi akong busa. Oh, may wala akong busa. Samahan niyo ako, okay? Aking pinuntahan, ayan na, Power Mac Center. So, nandyan po ako ngayon sa Power Mac. Pupunta po ako dito sa Power Mac. So, meron silang mga Cybersong and then Power Mac. So, let's go sa Power Mac. Ayan. Ako daw ay pipila. So, ano na po ako. So, check pa natin kung kanilang logo. So, ayan po ang Power Mac. So, buhay ko po. Wala pa rin ito. Ayan po sa Power Mac. Power Mac. Thank you.
idea ng aking ma. It's dead. So, wala silang stock. Check natin ang magawa ng paraan. Nandito pa ako sa Parmac Center sa Saming Lugar. And then, I hope mabuhay siya. Pero pwede nang mag-ano. Reservation lang. Okay. Natry yung national survey, if vlog ng lahat ng from the end command ship control option ship wala rin po. Dadalhin niyo siya sa Nibes Service Center natin sa Festival Malalabang. Pero bago po kayo pumunta doon, kailangan niyo po magpa-appointment. Kailangan niyo silang i-email. So, bibigyan ko na lang po kayo ng information. Oh my God. We're going there literally? Yes. Hindi itong ating... Pag ipapadala po. As long as covered po siya ng 1-year warranty kay PowerMac po. Pag international kasi sir, wala po kami warranty. Pero kung global po siya binili kay PowerMac, pwede po natin siya ipadala. Pag 1-year warranty po. Okay, first of all, this is international. Doesn't belong here. Patay tayo dyan. Is there any way na medyo mas malapit? Pinaka-nearest service center po natin. Susunod po is Moana. Alam ko naman ako. Festival naman alabang po sa ETC po. Kaya na po yung pinakamalapit. Patay tayo dyan. Excuse me lang po. Okay, I'm back. So, I'm screwed. So, this is the referral from the Max Center. So, maya, i-discuss ko kung anong dapat kong gawin. And I am not happy. Paano ba ito? So, ito po sa Max, sa amin. And subukan ko bumalik. Hindi pa lang anong gagawin ko. So, sabi ng dito sa may Max Center, kailangan ko mag-appointment sa mga emails na to. And then, I'm from Quezon and the nearest service center is in Alabang. So, Alabang is very long, it's very far from my side. And pag nila mo daw po doon yung iyong gadget, it will take time also. According to sa customer service agent, siya daw ay sa kanilang encounter ay inabot ng 1, 2 or 3 months para po makuha yung kanilang unit. Bagong-bago pa ito. Technically, nakaka-isang taon pa lang sa akin yun. So mamaya po, i-elaborate ko po lahat ang aking frustration. So tapusin ko muna ngayon habang naglalakad ako. I'll do some errands pa muna. Balikan ko po kayo. Okay, bye-bye. Pag-usapan po natin mamaya. So, medyo main po ulo ko. Kasi mainit na mainit. Wala pa nangyari. So, I'm not sure kung nangyari. So, kailangan ako. Thank you. Thank you. Samahan niyo akong pumunta sa sasakyan. Dahil mo itong ulo ko.
going back to parking. So we'll see kung ano ang dapat nating masabi sa araw na to. Bad trip, bad trip, bad trip, bad trip, bad trip, bad trip. Ako ay bad trip today. Ako ay bad trip kahapon, ako ay bad trip today. So, bad trip everywhere. Balikan ko po kayo, okay? Nandito lang ako sa sasakyan. So, bye-bye! Okay, I'm back. So, ako po ay makipag-usap sa inyo habang nagdadrive pa uwi. Okay, hindi po maganda ang kinalabasan ng aking inquiry na supposedly magpapaayos po ako. So, samahan niyo po ako. Nag-drive pa uwi. Pag-usapan natin ang history ng aking errands today. So, today aside from pumunta pa ako sa eskwelahan ng bata, kumuha po ako ng card and nagpakita po ako doon sa school. And then, second part is nag-inquire po ako sa labas ng mga, sa city mismo, dito sa area po namin. Marami ditong computer center. And unfortunately, kay paring A kasi medyo may kulang nga ata sila sa mga materials doon tsaka mga equipment nga. Aside also sa mga ibang mga computer center, ganun din po yung kanilang sinabi na medyo may kulang po sa kanila. And then the only thing you can bring your laptop is here in SM kasi siya lang po dito ang merong Power Mac Center. So, unfortunately, upon inquiring, medyo hindi po maganda ang pinalabasan. Dahil po mauubos ang oras ko sa pag-discuss regarding sa history ng problema and supposed solution, dito ko na po tatapusin ang aking video ito, itong segment po ito. While I'm driving home, kasi gutom na ako and pagdating ko sa bahay, wala na akong chance mag-edit pa and kumuha ng closing. So, ano po ba yung problema? Meron po akong Mac na galing pong Saudi Arabia and this is new Mac, newly Mac actually. MacBook Pro 2018, 13-inch retina and with touch bar. So, nabili ko po ito ng June 2019. So, technically speaking, June 2020 is ika-isang taon pa lang niya. Marami na po ako nahawakan ng mga Mac. And nagkaroon po ako ng previously Mac ng 4 years sa akin. Never ako naka-encounter ng problema. Kagaya ng problema ngayon. Aside from that, technician din po ako. And marunong din po ako when it comes to technical features and aspect and functions ng isang computer. So, aside from Mac, marunong po ako sa mga computer gadgets, especially programs and multimedia whatsoever. Paano ba yun? Paano ko ba dinidiscuss ito? Dahil first time ko nga na-encounter ito and I'm not an end user, just not end user. I'm a power user actually. So, ako yung tipo ng tao na pag open isang gadget, device, laptop nga, or cellphone. Gusto ko high-end kasi nga multitask po yung ginagawa ko as in sobra-sobra po. Hindi ko kakayanin yun ng isang core or kailangan ko ng at least 8 core, mga ganyan. Medyo nasiseryoso ako kasi mintang ulo ko dahil mabusisi ang mangyayari. So sabi niya sa SM, sa Power Mac SM, na wala silang technician doon. The nearest technician,
service center ng MAC is in Alabang. So, sa Festival Mall. Wala nang narinig ko yun. Hindi ko alam kung ako ay matutuwa or matutuwa. Hindi ko alam dahil first of all, hindi po tayo naglalabas ng bahay. Especially, dito pa nga lang sa province namin, hindi na ako naglalabas. How come pupunta pa ako ng Manila? So, it from here to Manila, it I think 4 hours or 5 bago ako makarating doon. Siyempre, hindi ako pupunta doon mag-isa, kasama ko pa asawa ko, and then magastos. Plus, pagdating doon ng device ko, magastos din dahil hindi naman ito pa sa computer na madaling magawa ng paraan. Kasi it will take longer time. Aside from malayo yung matapos sa gas, di man ako pwede, wala namang biyahe from here, direct to Manila, wala pang ganon. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Mahal. Mahal yung device ito for sure. Mahal din yung pag-repair. Mabasisi malayo. Lugi. Lugi ako sa pamasahe. Lugi ako sa airport. I'm not sure kung magiging masaya ako sa PTR ko or what, kasi nga malayo talaga siya dito eh. Lugi ako, lugi. Tapos may iwanan daw yung device doon ng mga minimum daw noon, mga 1 to 2 months. Minsan pa nga rin, naabot pa ng 3. My God. Tapos pag kukunin mo siya, syempre kakalangan mo naman ng extra effort. Baka mamay mag-lockdown, tatay-tay dyan. Hindi ko alam kung natutuwa ako o matutuwa ako. So, about the device, hindi ko alam kung maire-recommend ko siya. Kasi nung nasa abroad ako, walang problema dahil everywhere, maraming Mac, especially sa Saudi Arabia. Walang problema, kaliwat kanan ng Mac doon. Hindi ko akalain na, kasi nakikita ko sa Pilipinas, especially, marami na rin eh, dag kong kakilalang may mga Mac. Alam kung matatapos itong video ito na masaya ako o masaya ako. I don't know. Siguro tapusin ko na muna itong video na ito na talagang aside from pagod ako. Kasi ilang araw na po akong walang tulog na maayos dahil nga nawalan ako ng laptop. Mula na nawalan akong laptop, hindi pa ako makakilos. Nahihirapan po ako makiagaw ng makishare sa mga laptop ng mga bata. Tapos, meron din pa akong ginagawang construction sa bahay, kalawat kanan po yung gastos, so, masakit. Wala akong trabaho, hindi ko alam. Pag-uusapan po namin ni Mayora kung ano magiging plano namin going Manila, although I'm not comfortable going there, pero hindi naman siya ganun kadali. Hindi ko alam kung paano gagawin. Maybe magawa namin ang paraan ito. I'm not sure. Hindi ko kayang bigyan ng solution dahil napacheck ko na po ito kay paring A. Marunong naman po siya sa technical. Ako naman po kasi sa softwares talaga. When it comes to laptop, hindi pa ako masyado gumagalaw ng laptop ng hardware. Before, yes. Nung nagtatrabaho pa po ako. But ngayon po dahil matagal po ako wala sa linyang ito. But softwares, no problem po sa akin, as long as nag-on yung computer mo, kaya kong gawan yan. But pag dead bat na kasi, kagaya nung niya sa akin ngayon, patay yata siya, hindi ko alam kung paano, bakit, kung paano. I'm not sure, I'm so pissed, I'm so angry, I don't know. Mukha kong fresh kasi bagong gupit ako, but alam mo yung isang araw ko lang mawala ng laptop, parang na akong baliw. Imagine mo, dadaling ko ito sa Maynila by schedule pa yon. And then, by then, hahanap pa ako ng chance going there. And then, it will take 5-6 hours driving. Kasi wala po kasing sasakyan eh. Wala namang pong travel from our place direct to Manila. So, from there, ipu-pull out doon and then iiwan, then maghihintay uli ng another month and then pipikapin uli para is parehat ng... I'm not sure. So, here's the lesson of this story. I'm not sure kung bigyan ko siya ng magandang ending.
being techie, especially ako and my family, talagang hindi po kami mabubuhay ng walang gadgets. Kahit po nung naghihirap po ako and kahit po nung wala pa po ako sa abroad, my family and my friends, alam nila na talagang mahilig ako sa gadget, high-end. Even ng college, alam nila lahat dyan ng mga classmates ko and mga kakilala ko. Siyempre, nung nag-abroad ako, nagkaroon ako ng capability na makabili ng mas magandang brand. So, from Windows machine, jump to Mac. So, my first Mac was 2014. And then, napakatagal sa akin yung 14, 15, 16, 17, 18, 19. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh my God! It's 5 years. 5 years sa akin yung Mac na yun. Never ako naka-encounter ng ganung problema. Yung way ng paggamit ko mula before up to now, kahit sa bago kong machine, parehong-pareho, walang pinagkaiba. And then, all of a sudden, wala naman akong ginagawa as browser lang and video editing lang and sound sometimes and then more on videos, OBS, mga ganyan. I don't see factors na makakasira ng ganun-ganun, sobra-sobra sa isang machine na kagaya nun. Hindi ko alam pa paano dumating sa part na ganun. So maraming beses kong na-experience ng ganitong klaseng trouble and never kong na-experience ng ganitong mamatay siya ng ganun-ganun. Nakakalungkot isipin dahil napakamahal talaga ng machine na to. Kung susumamuhin mo sa Philippine money, sobra-sobra siya. So dahil po ako ay mahilig sa gadget, I'm not saying whatever, whatsoever. I choose the best, of course. Kahit naman kayo magkaroon ka ng ability o capability na makabili ng isang bagay na suwak sa needs mo at the same time kahit mahal siya, pipilitin mo yun. It's not because of passion, hindi po ako passion. Mahilig po ako talaga sa machine. Aside from gusto ko yung device na yun, gusto ko rin po matutunan yung platform na yun, which malaking tulong po. Mula po nung nag-ship ako sa Mac, nagkaroon po ako ng idea, nagkaroon po ako ng knowledge, nagkaroon ako ng mga bagong perspective when it comes to my field. Paano ko siya bibigyan ng recommendation? I'm not sure. Parang hindi. Kung ikaw ay normal user, katawagin ay end user, I suggest mag-stick ka sa Windows machine. Ayaw mo ng complication. Excuse me. Ayaw mo ng mga complications, you'll have to stick Windows machine. Kasi during time na nagagawa ako ng mga ginagamit ko ang machine ng Mac machine for very long time since 2014. Complicated po siya since advanced user naman ako and power user at the same time. Kaya marunong po ako mag-manage. Pag nasisira ko yung laptop ko through or software, never yung nauntog ha. Never yung nalaglag, nauntog. Never ko yung binabagsak ng malakas. Never ko yung binubuksan ng kono. Basta-basta, napakaingat ko. Alam niya ng mga tao sa paligid ko. Mga kaibigan ko, especially and family ko, of course. Kaya imposible masira sa akin yung way of using and then, I don't know. Hindi ba kailangan gintong ka-burden pala ito. Nung time kasi na nalaman ko na may power Mac dito sa aming lugar, sa may SM, masaya na ako. Sabi ko, alam ko, pag nagkaroon ako ng trouble sa Mac, hindi ako luluwas ng Maynila. So, akala ko, yun lang magiging issue ko. But when I found out today, sabi niya, near provinces lang sa katabi ko, sa Calabarzon, wala rin pa ng ganun eh. So, ibig sabihin, not only Lucena, not only Quezon, not only Batangas, not only San Pablo, not only what malapit din sa amin sa Tagaytay or so, wala pa palang Mac. You have to go Manila. It's not fair. So, okay. Ayoko na, hindi ko na maintindihan kung saan pupunta yung sinasabi ko. Medyo frustrated na ako. Dahil kailangan ko po yung device ko. At the same time, hindi magagastos ako. Wala akong pera. Ang dami kong ginagawa ngayon. So,
tatapusin ko na po ang aking video. So, I'm very sorry guys kung medyo frustrated po ako ngayong araw na to. Hindi ko alam kung mabibigyan ko ng justice ang gandang ganito. But gusto ko lang po magkaroon kayo ng awareness na having this device is very okay and very beautiful, very powerful. Maganda talaga siya kung masasabi ko talaga na yung passion mo pa, yung hindi yung passion na passion, passionable siya na sabihin maganda po siya sa inyong paningin. Totoo yun, napakaganda po niya. And iba yun daw yung dating. But hindi po kasi yung intention ko eh. Ang intention ko po na magkaroon ako ng gitong mag is to add knowledge between from Windows platform going to Mac, which natutunan ko po siya. And then afterwards, marami po ako mga experiment ang ginawa. And then kahit meron kayong trouble pagdating dito sa devices na to, kayang-kaya ko yung gawin. But yung dumating sa to the point na parang mamamatay siya, and then they need ICU, so I'm not sure I can help you. So my advice doon po sa mga nagbabalak po na bumili sa Mac, I'm not sure, but kung malapit po kayo sa Metro Manila at kung malapit po kayo sa Metro Manila and willing kayo na kumuha ng ganito way of repairing, so I think you have to go your instinct, go for a Mac. But kung kagaya ko na medyo hindi naman kaya man, actually wala naman yaman and wala akong trabaho, you have to think twice. As consult, mag-consult po kayo sa mga marurunong, kasi nga yung difficulties po, yung challenges po ng magkaroon ka ng gatong devices, kailangan nyo po yung i-consider. So hindi ko akalain na for how many years ako sa mundo ng computer, makaka-encounter ako ng ganito. Kasi kala ko, madali lang. Sige, okay. Fine. Pagawa na natin yan. Magkano ba babayaran dyan? Bahala na, di ba? Pero hindi ko akalain, natatagal siya ng ganun katagal and ganun kalayo and ganun ka-risky. Especially ngayon, magla-lockdown na naman ata. Patay ako na ito. So, I'm not sure. So, for those who have now had now Mac, alagaan nyo mabuti yan, and then you have to be very careful using Mac. Mas masaya yan, maganda yung gamitin, and I hope you enjoy also. Nag-enjoy naman po talaga ako sa Mac, kaya lang hindi ko lang akalain na ma-encounter ko po ito. So again, malapit na po ako sa bahay and gusto ko na po tapusin ito. Medyo hindi po maganda lumalabas yung bilig ko, but yung lesson po kasi ang pinaka-importante sa akin na mai-attitude ko sa inyo, hindi lang po ako nagbablog o sabihin na kung ano-ano yung ginagawa ko, no. Meron po ako laging binibitawang mga word of wisdom na I'm sure na magagamit po nating mga usual na tao. So, kayo na pong bahalang mag-judge, and malapit na po ako sa amin. Gusto na po tapusin. Gutom na po ako. So, salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo ngayon sa akin at medyo hindi po maganda ang kinilabasan ng aking araw ngayon. So mamaya po, i-discuss ko po sa aking asawa kung anong gagawin namin dito po sa problema ko sa Mac. Nandito na po ako sa may gate. Again, thanks for watching Edgar's Key G-Life. So, see you guys soon. Salamat ang marami. I hope na naiintindihan kayo. I hope meron po kayo natutunan sa aking vlog today. Like, share, comment po. Kung meron po kayo mga suggestion, puntahan nyo lang po yung comments box sa baba. And then, I hope matulungan ako ng lawan ko. So, thank you very much sa panonood. Maraming salamat po. At ako po ngayon ay nagpapaalam. At ingat po kayo lahat. Stay safe. Bye-bye.